Madalas silang hinuhuli dahil sa dami ng pakinabang sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. For some, yun, kinakain nila yung meat. And accordingly, yung dila, parang tinidor yung dila ng monitor lizard. Saka yung kanyang liver, they claim na aphrodisiac daw yun. But of course, syempre, without any scientific research or evidence, of course, syempre, hindi mo masasabi na talagang aphrodisiac. Aside from dun sa, of course, yung sa bags or sa wallets, meron pa rin nagpo-quote sa, the more threatened the animals, the higher the price. Pinaparami ng Talarak Foundation ang mga monitor lizard para sa conservation ng mga ito. At sa kalaunan ay mapakawalan sa kanilang natural na tahanan. Maganda na sana itong enclosure na ito. It has very good hiding areas for the monitor lizard. Kaya lang, itong row na ito, very successful yung breeding nila ng Negros Bleeding Heart. And they're also very important animals. You need to give space for them. So, ililipat natin sila sa ibang enclosure. Ito, ganyan talaga yung mga monitor lizards. Ano? During the day, when they're not hunting, they hide in cracks and crevices under the rocks. Mas mabilis siya. Mas mabilis. Ayan, nagtago. Very good. Very good. That's what we want. Sige pa, pakalmahin mo muna yan. Hanap tayo ng iba. Daming crickets. Food. Ganito sila. When under the rocks, this is how they look like. Okay, here's one. Got it? Yan, ganyan sila. And usually, pag hinahunt sila, gumagamit sila ng aso, tapos binubungkal lang ganito. Kaya wala silang kalaban-laban, you know? Pag galing tulog, mas kalmado siya. Pero pag nagising na, nako, it will give you a good fight. You see that? Yan yung hemipenis, ha? It's a male, ha? Yan yung pang-copulate nila. Slab na ito. Ooh, gising na naman siya. That is a sign of being threatened. Nahirapan silang hanapin yung pang-apat. Supposedly, yung mas malaki, ano? Wow! Yan, tago! So this is the third one. It's also a male. And yung isa na lang ang nawawala. This is a very small enclosure, pero yung isang monitor lizard, ang galing niya magtago. That is what exactly they're doing in the wild. They hide para hindi sila ma-hunt. And ito, apat-apat na tayo naghahanap dito, pero hindi natin makita yung isang natitirang monitor lizard. You know, there's a little bit of frustration because up to now, there are still abundant cases of poaching and hunting. What are the messages that you'd like to, you know, say? Buying illegally caught wildlife is a crime in this country. Pet owners would buy something that they don't even know anything about and they end up here. So they come here in sacks and they don't know what to do with them. It costs a lot of money, it costs resources to take care of these animals. So as much as possible, know what you're getting into. Wild animals are not pets, whether you like it or not. Nakatutuwang isipin na meron pang natutuklas ang ibang species ng mga bayawak na endemic o dito lang matatagpuan sa ating bansa. Pero nang dahil sa poaching o illegal trading, itinuturing ng threatened ang 11 species na ito. Sana imbis na maubos, madagdagan pa ang kanilang uri at mas maparami pa sa kagubatan.